buhay. Iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng nakosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat na sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Good evening, mga Repa, mga Rema. Heto na naman po tayo ang inyong kabanding tuwing Biyernes ng gabi. Matindi pa kami sa kape na manggising. Ito po ang Discovery Night. Welcome po. Ngayong gabi ay makikipagkulitan na naman tayo sa isa namang Batang Maynila. Opo, Batang Maynila Toits. At na, alam nyo ba, siya po ay taga Sampaloc. Sampaloc. Teka, sibuyas, asin, itlog, Sampaloc na susunod. Ako, Diyos ko. Matinding-matinding singer to ng ating bansa at hakot sa pagdating sa mga awards, no? Ng kanya mga album, super sikat ng mga kanta niya na Fall in Love Again. Ito ba yung ano? Kay Tom Jones. I'll never fall in love again. Wow. Ay, iba yun, no? Talaga sintonado ako. Patuloy ang pangarap na sana bukas pa ang kahapon. Actress, songwriter, endorser, producer. Siya ang Philippines Queen of Teleserye and Movie Theme Song according to Manila Bulletin. Siya ang one of the most important and bankable musical artists of her generation. Ang power diva, ang superstar, Miss Angeline Quinto. Gusto kita, sa puso ko ikaw lang ang mahalaga. Pilitin mang limutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alipin mo ang isip at damdamin ko. Gusto kita, pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Pasimple at malambing pa, katangiang di mo sadya. Pag-ibig kong ito'y hindi na magbabago pa. Kahit sabihin na mali ako, isko mo Walang auto-tune yun, ha? Live yun, mga kababayan. Ang galing, ang galing. Welcome, welcome. Hi po, hi po. Nagulat ako, kala ko may kampanya eh. Di ba ganun yun, ano, sa kampanya? Pag kumakanta, sinasama yung pangalan. Yung pangalan ng kandidato. Taga, bago yan. Kasi meron akong hirit eh. Okay, mm-hmm. Welcome, welcome. Thank you po, ayan. Salamat po. Yan. Mga kababayan, yung napanood nyo kanina, ano po yun, ha? Instant. Oh, instant.
Oo, oh, talagang pagka ang artist, ano? On the spot. Alam mo, ganyan din ako kumanta. Alam mo naman, ano nangyari? Napuyat lang ako. Kaya tagilan niya, kakapuyat, nakakasira ng boses niya. Okay, noong elementary kami, yung sa school, di ba, papipituhin ka. Mm-hmm. Pero may pulburon. Tingnan natin. Hindi ako marunong pumito. Hindi, kakanta ka na may pulburon. After mo kumain ng pulburon. Ay. Buo ito? Oh, eh, hindi naman kailangan. Kakanta rin ako. Yun nga walang pulburon, sama ako kumanta. Oh, sige nga. Okay, tirahin natin. Okay. Uy. Okay. Oh, beg to. Oh, mayroon beg to. Okay na? Ayan, bigyan mo tubig. Ayan, oh. Ba? Okay. Tatawa ako. Pulburon night? Okay. Ngayon, tingnan natin. After mo kumain ng pulburon, kanta ka nga? Mm-hmm. Kaya mong kumanta? Kaya ko. Oh, sige nga. Okay, play music. Mm-hmm. Wait on. Oh, sabog yun. Kate talaga. Gusto kita. Naubo ako. Pumasok sa kalawala. Makati siya. Pumasok sa kalawala. Tawa na. Okay na yun. Ay, nako. Alam mo, yung kanina, alam ko yun eh. Alam ko yung pakaramdam ng singer. Yung pag kumain ka ng pulburon. Pumapasok sa ngalang-alam mo yun. Anyway, thank you. Welcome. I'm honored. Binigyan mo kami ng pagkakataon dito thank sa Discovery Night. Mga kababayan, no? Ulitin ko, si Angeline po ay taga Sampaloc. Di ba? Ano? Angeline Tikman. Tikman. Tikman Ginto. So, kamusta ka? Mabuti po. At ikaw ay bagong ina. No? Mm-hmm. Nine months? Magna-9 months na po. Yes po, si Silvio. Oh, kamusta? Kamusta ang pagiging ina? Napakasarap. Napakasaya. Ganun po pala yung pagiging nanay. Talagang magbabago yung buhay mo. Talaga? Ang dami kong mga bagong pangarap para sa anak ko. Oh, mas sigasig, no? Mas sa pagtatrabaho. Oh, yes po. No? Kasi alam mo, may isang bibig na naman na umaasa sa'yo. Yes po. No? Diyan? Nararamdaman mo ba yun as a parent na no matter anong hirap ng trabaho, but at the end of the day, meron ka kasing pinaglalaan. Yes, opo naman. Napipili. Sa ngayon, Kuya Isko, actually, siyempre dumarating yung pagkakataon na pag-uwi mo ng bahay, pagod na pagod ka sa trabaho. Mm-hmm. Pero hindi ako nagre-reklamo eh. Oh. Kasi ang tagal kong hiningi ito. Oh. At ngayon, siyempre, meron akong anak na kailangan buhayin din. O, diba? Chuchu. Yes. Pag-uwi ko, ganyan ako. Diba? Tapos inaamoy mo yung mga singit-singit ng ano, no? Pa. Tapos, oh, di ba? Ang iba yung amoy ng bata, eh, no? Okay, so, you have a career. Kaanak ka, nanay ka na ngayon. And congratulations. Thank you po. Congratulations. At engaged ka na raw. Last year. Oh. Yes po. Ano engaged, di ba? Di ba ang engaged yung parang mag-aasawa na? Yes po. Tama, no? Oh, wala pero, kasi. Pero sa ngayon, syempre priority po namin dalawa, ni Non Rev, yung papa po nung anak ko, na si Silvio. Uh-huh. So kung kailan ibigay ng Diyos yung tamang panahon para sa wedding. Oh, grabe. Hindi naman po kami nagmamadali. So ang engagement is parang preparation to marriage, yes, no? Yes po. Oh, wala, ako hindi ko naranasan. Kalawit agad. Pero matagal na kayo nung fiancé mo. Natawa ako, sorry. Kalawit agad. Oh, di ba? Actually, paano ba? 1 month lang ako eh. Mm-hmm. Oh, kayo matagal na? Magta-3 years po. Oh, kami naman 1 month. Oh, tapos the following month, oh, kasal na. Kasal agad. Mm. Well, I'm happy 3 years. At least, you know, you've learned so many things. So, pag nag-asawa na kayo, I mean, like, you know, kasal na kayo, konti na lang ang adjustment. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Oh. So, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Bukod po sa anak ko, yung mga trabaho ko, dito sa Pilipinas po, minsan nagkakaroon din ng shows abroad. Mm. Yan. Gaano mo kami si Ama Bob? Sino?
Mama Bob, sorry. Mama Bob? Mama Bob. Medyo Mama Bob. Cartoon. Ay, itulog mo na to. Alas 11 na. Mama Bob. Ah, si Mama Bob. Ah. Well, kasi po, nawala ang mama nung year 2020. So... Sorry to hear that, ah. Okay naman, thank you po. Ever since kasi, Kuya Esko, si mama yung kasama ko. So, lumaki ako sa Sampaloc, siya yung kasama ko. Kasi... May kapatid ako, pero dahil adopted po ako ng mama, so parang kaming dalawa lang talaga yung magkasama hanggang 30 years old ako nung nawala siya. As in, dalawa kayo? Dalawa lang po. Oh, ako rin, solo eh. Solo ang tagapagmana. Ganun po. Ang malaking lupain sa Tondo. Bulubundukin na tumuusok yes, pa. Yes. Smoky Mountain pa. So now, you're a superstar. Marami kang awards sa singing career mo. Paano ka nagsimula? Nag-training ka ba? Like, di ba, yung mga artista, workshop. Workshop, no? Pagkanta, you pass through the professional training o bata ka pa, kumakanta ka na? Mga 6 years old po ako talaga. Bah, talimtado. Nahilig ako talaga sa music kasi napansin din nung mama ko yon na lahat ng mga commercial sa TV, kahit hindi ko alam yung lyrics, natatandaan ko lagi yung mga tono. Hili kong makinig ng mga kanta sa mga radyo. Pero meron time po kasi na meron akong tita na nagtatrabaho siya abroad. So nakita niya yung love ko sa singing. Pinag-aral niya po ako ng voice lesson sa Center for Pop Music. Pero hindi ko po natapos dahil kinulang kami sa parang pang-tuition. Nakaka-relate ako dyan. Hindi ko rin natapos yung singing lesson ko. Oh, nag-give up yung instructor. Yung coach. Hindi yung pera. Oh, totoo yun ha. Nag-singing lesson ako, dance lesson, acting lesson. Pero yung coach ko sa singing. Ang gumibap. Ang gumibap. Dahil niya kaya. Hindi naman ako ganun. Hindi naman ako ganun. Yung panggastos lang. Yung panggastos ang hindi kinaya. Eh, sino ang idol mo noon na singer? No, siyempre, bata ka narinig mo. Tapos may nagugustuhan kang music. Sino yung Miss mga... Jaya. Jaya. Miss Rosel Nava at si Miss Regine Velasquez po. Oh, mga 90s, ha? Mga 90s, yes. Batang 90s. Yan yung mga kasikatan ng mga kanta talaga nila. Oh, shout out sa mga batang 90s. Mm-hmm. So, tapos, sumali ka rin ba sa mga competition? Madami po. Nung bata ka? Mm-hmm. Talaga? Sinoga ka? As in, anak, kalinga. Hindi. Ako lang talaga ang may gusto. Ah, talaga? Ikaw yes, yung nag-i-request? Ako nag-request. Kasi ang mama ko po, ayaw niya akong pinapasali sa mga contest kasi hindi ako nakakapasok sa school. Okay. So, lagi niyang sinasabi, babayad ako ng tuition fee tapos hindi ka mag-aaral. Mm-hmm. Sali ka sa mga contest. So, ako yung tumatakas. Uh-huh. 9 years old po ako nung nag-start akong sumali sa mga amateur singing contest. Mm-hmm. So, mga fiesta sa Sampaloc. Yan, marami akong nasalihan doon. And I heard, isang gabi lumagari ka, tatlong... Lagari. 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 Tatlo raw napanalunan mo? Tatlo. Kaya lang dun sa isa, mutik po ako ma-disqualify. Bakit? Kasi 'di ba ganoon kapag sa mga contest, bibilangan kanila kung hindi ko nakaakyat sa stage yung contestant ng 10 seconds. Uh-huh. Dapat disqualified na. Talaga? Ito yung sa mga piyesta-piyesta. Sa piyesta-piyesta po. Eh nagkataon naman na yung tatlong contest na to, magkakatabi yung street. So sinalihan ko yung tatlong yun. No, so after kumanta doon sa isa, takbo ko sa kabila. No, magkano yung... Napanalunan ko. Sa isang stage, naka 3,000 ako, 2,000, then 2,000. 3,000? 3,000, 2,000, 2,000. Oh, 7,000. Oh, laki nun, ha? Pang isang buwan sweldo na yun noong 90s, no? Oh, got mabi na. Pero yun yung sa kalye, yun yung mga amateur. Yes, kailan ka lumabas sa TV to compete? Sa TV, nag-start po ako siguro mga 10 years old naman ako. Ang first na sinalihan ko po niyan sa IBC 13. Ano pala ba sa IBC 13? Yung lunch break, yung noontime show. Lunch yun. Date. Lunch date. Parehan po yata. Lunch date. No, yes, so. Lunch break. Show po nila Kuya Bayani, nila Miss Joy Biado. Sumali ka na doon. Nanalo ka? Naging grand finalist po ako, pero hindi po ako naging winner. But you won kay Sharon Cuneta, no? 2011 po. 2011. Kay Ma'am Sharon, yes po. Anong pakiramdam nung, siyempre, yun, di ba? TV, tapos, dati, kaliwat kanang kalye lang ang tinitira mo. Ngayon, nanalo ka sa television, no? Everybody's watching. How does it feel, winning? Kasi, honestly,
Kuya Isko, nung time na yon, kasi 20 years old na ako niyan, 2010 nag-start yung Star Power. So, yan yung pinaka-last na singing contest na binigay ko sa sarili ko. Kasi from 9 years old, so ang dami kong sinasalihang contest. Parang sabi ko sa sarili ko, 20 years old na ako, hindi pa ako nagiging champion. So yun yung sinabi ko sa sarili ko, siguro kung hindi talaga ako para dito, mag-iiba na rin ako talaga ng trabaho. Hindi na ako kakanta, kasi mahal ko din po ang pagluluto eh. Second sa singing, cooking po ang gusto ko talagang gawin. So, kung hindi ako nanalo doon, tinry ko lang eh. Sinubukan ko lang ulit kumanta. But you gave it all. Yes. Since ito na nga yung lasura. Hindi ko naman po inasahan na ako yung magiging champion nito. Congrats, ha? Ang galing. So, ano naman ginawa mo doon sa napanalunan mo? Nagtayo ka ba ng restaurant? O pinurso mo pa rin yung hilig mo sa pagluluto? Yung napanalunan ko doon, sa totoo lang, kasi naisanla ko po talaga yung lupa at bahay ng mama ko sa Sampaloc, kung saan ako lumaki. Oh. Kasi kasabay po niyang Star Power Days, nung nandun pa ako sa competition, na-hospital ang mama. Since wala naman akong regular na trabaho pa. So medyo malaki po yung kinailangan na pera dahil nilagyan siya ng permanent na pacemaker sa puso. So hindi kakayanin ng temporary kasi hindi kaya talaga nung heartbeat ni Mama Bob kasi po talagang zero na. So, second life niya talaga. After ko nanalo, tinubos ko yung lupa't bahay sa Sampaloc. Doon kami nag-umpisa ulit na mag-umpisa po ng mama. Anong pinaka-kinoconsider mong prestigious na award na nakuha mo? Na award? Sa lahat ng mga lahat, award? Lahat, dami. Siguro po yung, siyempre yung unang-una. Okay. 2012, kasi 2011 po ako nanalo. So 2012, nabigyan po ako ng award ng PMPC Star Awards for Music. Oh, Philippine Movie Press Club. Yes po. Yeah. Hindi ko po maalala kung artist of the year po ba or Star of the Year. Parang ganyan. Parang ganyan po yung unang-una kong natanggap. So, singing, then you went to acting. Nagpelikula ka. Foolish Love. Malinak Yalabi. Ito po kasi ay movie na ginawa ko para sa mga Pangasinense. Okay. Since Pangasinan po galing ang mama ko, so ginawa ko po yung movie na yun. Oh. That thing called Tanga Nga. Tanga Na. Tanga Na. Tanga Na. Tanga Na. Tanga Na. Tanga Na. Beauty in the Battle. So, siyempre, singing, competition, singing, professional career, singing, now acting. Sino pinaka-crush mo? Nung, di ba, siyempre, may mga... Ganun tayo, pinaka-crushan din ako noong araw. Pero nung nag-shooting kayo, wala. Nagmamartes. Tol, anong latest? Tol. Sino crush mo noon? Yung mga panahon na yun. Anyway, those are the things of the past. Robin Padilla. Yun, no? Binoy. Robin Padilla. Ako nung araw. Doon sa Recto, may underground. Mm-hmm. Kasi mahalang Levi's nung araw. Yung original. Yes, 501. Oh, oh. 501. Alaos ng chape. Papagawa ka lang nung pantalon. Kaya ako nagpagawa ng 501. Yung bukang-buka dito. Tapos, button. Dahil kay Robin Padilla. Dahil nakita mo suot niya? Oo, suot niya. Mm-hmm. Idol ko rin siya noon eh. Ano pa yun? Magkita na kayo ni Satanas sa impyerno. Mga pelikula yan. Si Robin. So talagang puging-pugi ganun kay Robin. So nakita mo na si Robin? Nang personal, nakatrabaho ko na rin po siya parang once po. Ano nakita mo siya? Ito na yung crush ko. How was it? Hindi ko na maalala pero... Kasi ganun pag na-starstruck ka, di ba, sa taong hinahangaan mo. Parang na-speechless ka. Actually, so nakakalimutan ko yung sa trabaho namin. Nakakalimutan ko yung linya diba, ko. Di ba, lutang ka? Normal yun. Kaya sa mga, yung iba yung pag umihiya or kinikilig. Mm-hmm. Kasi di ba, parang pag iniisip mo,
Wow, ito yung dating pinapanood ko lang. Okay, paano naman na nalaman na may acting talent ka? Paano mo nalaman yun? Na, okay, sige, mag-venture naman ako sa another career. I mean, another field. Hindi ko rin po talaga alam. Siguro, bukod sa singing, kasi parang naging bonus na po ito sa akin, yung pag-arte. Hindi ko naman talaga pinangarap na maging artista. Gusto ko lang talaga na magkaroon ng regular na trabaho sa pagkanta. Pero nung nanalo po ako ng Star Power, then nabigyan po ako ng chance na gumawa ng teleserye. Mm-hmm. So yun yung unang-una kong pag-arte. Medyo nangangapa po talaga ako, pero nag-request ako ng workshop. Okay. Kasi gusto ko talagang matuto. So doon po nag-umpisa. Hanggang nagkaroon po ng chance din makapag-MMK, ganyan. Tapos hanggang sa pelikula. Sa mga movies na ginawa mo bilang artista, saan ka mas komportable, yung magpaiyak ka o magpatawa ka? Pareho. Talaga? Pareho, kasi parehong ganun ako. Ang hirap ako. Yun, ha? Parehong iyakin ako tsaka masayahin ako. Uh-huh. Mahirap yun, ha? Yung misa nagpapatawa ka, tapos misa magpapaiyak. Nakakabaliw. Actually, lumalabas ngayon sa conversation natin, you're a versatile artist. Oh. Diba? Singer, actress, tapos acting. Yung extreme pa yung pinili mo, no? Magpaiyak at magpatawa. Mahirap talaga yun. May love team ka ba? Nagka-love team ka? Ano memorable love team sa'yo? Yeah. Or pinari sa'yo? Sino? Oh, no! Nakita ko. Okay, pass. Nung bago. I know that look, eh. No, I was just like, you know, I'm curious kasi, di ba, pagka agilit, pag bago ka, pinapartneran ka. Tapos ngayon nga, meron na ngayon, di ba? Ano, Kathleen? Ano mga ano ngayon? Katniel. Katniel, oh, Katniel. Katniel, kaklasiko yun ng grade 6. Si Kathleen. Saan ka nag-aral? Sa Dominican po ako. Dominican. Wow, sosyal. Siyempre, mama, babe. Oh. Okay. Kanino ka na natatakot? At bakit? Natatakot? O sa mga nakatrabaho mo, babe? Sa totoo lang, sa mga direktor. Oh. Kasi di ba ang mga direktor, di ba? Kasi totoo kay Isko, sa mga direktor, more than sa mga artista na nakatrabaho ko, pag sila yung una kong nakita, mukhang stricto agad. Uh-huh. So lalo kung hindi ko pa sila nakatrabaho ever, so sila yung lagi kong nilalambing. Mm-hmm. So ngayon, awa ng Diyos, wala pa naman pong mga direktor na nagalit sa akin. Kasi sila yung lagi ko talagang pinupuntahan sa tent nila. Asong naman hindi ka pasakit, eh. Ayoko din. Oo, mahirap din. Ayoko din. Naalala ko si Kuya Germs, sumalangit tawa ang kaluluwa. Opo. Kuya Germs told me, sabi niya, alam mo, yung pag-aartista, about yung pagiging professional, no? You're paid to wait. Mm-hmm. Bili mo sa'ka nakakita ng trabaho, naghihintay ka, binabayaran. Totoo. Diba? Binabayaran ang oras mo. Oo, kaya sabi niya, lagi ka dapat papasok ng maaga. Mm-hmm. That's good. Ako rin, sa director din ako na-intimidate. Totoo. Kasi siyempre sila yung mag-guide sa'yo, anong shot, anong level of emotion. Mm-hmm. Eh, sino naman ang dream leading man mo? Dream leading man? Oo. Si John Lloyd. John Lloyd. Si John Lloyd. Tsaka si Daniel Padilla. Si John Lloyd, gustong-gusto ko yun kasi siya yung Dindo Fernando ng... Panahon niya. Panahon natin. Kumbaga... Dindo Fernando, napakahusay mo. Oo, si Dindo Fernando, nakatalikod pa lang. Alam mo na, umiiyak eh. Given a chance. Gagawa kayo ng drama ang dalawa ni John Lloyd. Naman. Talaga? Oo po naman. John Lloyd. Kahit nasa kabilang network siya. Meron mo ganun? Pag sa pelikula. Kahit nasa kabila siya. Kasi nung araw, pwede naman eh, no? Mm-hmm. Ang tawag din nung araw, hiraman. Ngayon, hindi na masyado. Okay. Meron ka bang ayaw mong ka-eksena o nakatrabaho? Initial na lang. Huwag mo na sabihin. Baka malagay ka pa sa alangan. Sino yung pinakaayaw mo na naalala mong ayaw ko makatrabaho to? Meron ba o wala? Meron. Meron, ano? Opo. Meron talaga, meron. No? Meron talaga mga pasakit sa set, eh. No? Meron po. Ewan ko, parang ang dami ko po kasing naka-work, pero siya yung bukod-tangin na tumatak sa akin kasi bastos. Babae, lalaki? Lalaki.
Nako. Ayoko nang pangalala. Oo, oh, wag na. Pero yun yung, oh, ayoko nang, basta nabastos kasi worry. Ako, nabastos yung mga katrabaho ko, ayoko nang gano'n. Nakikichismis lang tayo dito. Dahu! Pwede, bulong mo na sa akin. Charot! Sabi si Queen. Na, kung papipiliin ka in the next 5 years of your life, anong bibigyan mo ng diin? Singing or acting? Ah, pagkanta po. Ah, yan ang buhay yan ko. Yan ang first love mo talaga. Pagkanta. Kasi yan din ang nagbigay ng magandang buhay sa pamilya ko. Kasi, ako talaga gusto ko kumanta. Wala lang hilig sa akin yung kanta. Pilitin nyo. Pilitin nyo. Sa banyo nga daw. May nagsabi sa akin, sa banyo daw. Lord. May tibok yung ulo ko tuloy sa basta't may kasama, lahat na papagaan. San Miguel Pilpilsen at para-paraan. Patalaro! Ay, lamesa ko yan! Sa'yo pa saan mo dadali? Sorry po. San Miguel Pilpilsen, kaibigan damayan. Yun lang ang kailangan, kahit na kailangan. Sige na, pre. Sige, sagot ko yung bukas. At sa susunod na araw? At sa susunod. At sa susunod. San Miguel Pilpilsen, sarap laging kasama. Okay, now, meron kami segment o mga games, no? Ngayon, dinesign ito para sa'yo. News ko po. News ko po. Okay. Ah, it's my news. It's your news. Oh, yeah. It's yours, not mine. Joke lang. Ay, sana nga. Bulong mo sa akin mamaya after. Okay, susubukan natin maging anchor. Kasi gusto yung mag-artista. Ngayon, pa-actingin natin siya. As if, ang karakter niya ay anchor. Sumasakit na po ulo niya. Alam mo, sabi ko nga sa kanya kanina, meron akong gamot dyan nung araw. Kasi wala kang pambiling medical, wala kang pambiling kortal. No? Hihingi dapat ako kortal. Eh. Tapos nauso na yung ano, Biogesic. Hi! Bakit siya mag-sponsor? Unilove yan! Inga! Inga! Ajan Lloyd talaga. Inga! Okay. Ako po magbabalita ng Tagalog. I'll try to be an anchor. Tapos, anchor din siya, English naman. I-Englishin niya yung balita ko na Tagalog. Okay? So, umpisa natin. Magandang gabi. Narito ang ating mga maligamgam na balita hatid sa atin ng News ko po. Pag nagkamali ka, bubulong mo sa akin yung initial. Wait lang. Good evening, here's our lukewarm water brought to you by News ko po. Wow! Wala bang palakpak dyan? Yeah. Okay, susunod. Sa ulo ng mga balita. The head of the news. Wow! Galing naman ah. Presyo ng mga delata, sabon at itlog, tumaas. Price of the soap, egg, canned goods, grew up. Wow, tama naman, tumaas. Tumangkad siya. Matapos ang rollback sa presyo ng gasolina, may napipinto na naman na oil price hike sa susunod na linggo. After the rollback of the price of the gasoline, there's a door. Next Sunday. Ano yung sabi ko? Susunod na linggo, tama! Tama, there's a door. Napipinto. Napipinto, there's door. A door. Tama naman. Napipinto, there's a door-to-door. Tama. Tapos susunod na linggo. Ano yon sa English? Next Sunday. The next Sunday. Tama naman ito. Pinapahirapan yun. Dahil sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, ang mga mamimili, umaray! Because of the growing up price of the products, consumers hurt. Tama. Hurt. It hurts. It hurts. They hurt. Ouch. Rico. Ayoko na. Okay. At yan ang mga rumaragasang balita dito lang sa News ko po. And that's the hit and run news. Only here at News ko po. Rumaragasa talaga, hit and run. Palakpakan naman, oh. See, madali lang, oh. Pero tingnan mo, no? Come to think of it, no?
Pag in-English mo nga yung Tagalog, ano, ang sama. Ang sama pakinggan, ng grammar. Oh, kasi yung ano natin, linggo. Oh, what is linggo? Sunday. Oh. Susunod na linggo? Next Sunday. Sa darating na linggo? Coming Sunday. Oh! Meron ni check. Oh, talaga ano, ha? Pwede. 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 Okay, ngayon naman, pagkatapos ng pagiging news ko po or news anchor mo, gusto namin i-challenge ka naman sa isang friendly game. Friendly, ah? No, friendly lang. Friendly lang. Ito naman, ang ating challenge ngayon ay ang kung tawagin ay pasing tabi po. Pasing tabi. Pasing tabi. Oh, ibig sabihin, kakantahin mo yung katulad na halimbawa nung patuloy ang pangarap. Pero kailangan mong palitan ng lahat ng mga vowels. Vowels. Mm-hmm. Oh, tamo, muntik pa ako mamali. Magkaiba ho yun, no? Vowels. Oh, H-S. Tama ba? Oh, vowels. I-E-O. Yes, yeah, 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 yeah. Pwede. Matutuwa yung teacher ko. Hi, Mr. Sabado. Kumusta ka? Sabado? Oh, teacher ko yun eh. Napilido niya Sabado? Oo, oh, sa Tondo High. Okay. Pero natuturo siya linggo. Joke lang. Liro lang. Oh, kasi noong araw, di ba may tinatawag na ano, reading comprehension? Mm. So, tapos gegrade ka sa pagbabasa mo. Diction. The way you speak. And tapos tatayo ka. Tatayo kang ganyan. Yeah, parang ka magre-recite ka. Oo, oh, magre-recite ka. Hawak mo yung proper paghawak ng libro. Ng libro. Meron akong nakakitang word. Ano yan? Eh, first time ko nakakita nung asam. Asam? Oh, enthusiasm. Enthusiasm. Pero sa buong buhay ko, parang... Sa buong buhay ko, talaga, promise. Mr. Sabado, how are you? So, shout out sa mga taga-Tondo High School. Okay, ngayon, nagagawin naman natin, papalitan mo yung mga vowels. Dito, vowel kang magkamali. Okay, so... Yung kanta is patuloy ang pangarap. Ang unay natin ay A. 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 Oh, sige nga. A. Patuloy ang pangarap. E. Patuloy ang pangere. Pwede ba natatawa kayo? Ay! Pitiliing pingirip. Oh! Patuloy ang pangarap. You! Patuloy ang pangarap. Puwa pa rin naman. Talagang ang professional. Palakpakan naman natin. Oh. Yan, oh. Oh. Powerhouse Wireless Series. Interchangeable batteries, longer battery life, aluminum cover. Powerhouse Wireless Series, tough tools for tough jobs. Ting tabi po, ito naman ang discovery price mo. Ayan, pasok, mga maiwagang box. Oh, ayan. Oh. Okay, ito, it's daw muna. Ayan. Yan ang regalo namin sa iyo. Okay. Bubuksan no ni Miss Angeline Quinto yung aming regalo. Yan. Ano ang nilalaman? Teka, bago mo buksan. Sigurado ka ba? Kahon. Dalawa 'to. Ang laman ng kahon ay kwarta 'to. You know. Talagang pinagkabalot ba? Oh. Alam mo bakit? Para yung boses mo. Wala man tubig na mainit. Dapat may kasama yung papakuluan to. Advance kami. Kasi yan ang susunod na magmamahan. Oh, luya para sa iyong boses. Thank you po. Boses. Thank you po. Ito naman. Oh, sige. So yan yung luya. Actually, masarap yan sa lugaw eh. Sa lugaw? Oo, yung luya. Di ba?
Doon sa ka... Isang palok ba may lugawan? Feeling ko luya din to. Madami po. Madami, o. Dara-dara-dara. Ang laman ng kahon ay... Salamat. Wow, yan ang hinama po. Yan, okay. Thank you, salamat po. O, palakpakan natin. Alam mo, yung luya kanina, yung luya, ang gagawin mo doon, nyanyanggahin mo yun. Iiwain mo, o gugupitin mo. Tapos candy. Candy? Okay. Maraming gumagawa niyan. Oh, parang candy dito sa bagang. Tapos, inumin mo yung luya. Addict sa luya. Anyway, thank you very much sa Miss Angeline Tinto. Thank you very much for the opportunity. Okay, baka meron kang upcoming show? Yes po, syempre, thank you very much po sa Discovery Night. Bago ang lahat, Kuya Esko, gusto kong mag-thank you personally sa inyo. Maraming salamat po kasi naging posible yung concert ko na 10Q. Dahil 10 years ko po sa industriya at nakapag-show ako kahit pandemic sa Metropolitan Theater. Mm-hmm. Napakalaking karangalan po sa akin yun at sa team namin. You were one of the first to perform. Opo. Nang bagong renovated na Metropolitan Theater. Sayang nga lang hindi naabutan ng mama ko kasi siya talaga ang nagtuturo sa akin dati ng Metropolitan Theater nung sarado pa. So, siya yung nasabi sa akin na diyan nagpa-perform sila Miss Vilma Santos. Nung araw. Saka yung ano, nung old school, yung Vaudeville. Yes, Vaudeville. Yeah. So, yun. Sayang lang hindi naabutan ni Mama. Pero thank you very much po, Kuya Isko. At syempre, sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon, sana po i-follow nyo din at mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, Love Angeline Quinto YouTube channel. At every Sunday, ang asap natin to, Dreammaker. At magbabalik na po soon ang I Can See Your Voice every weekend. So, thank you. Salamat po. Okay, thank you. And again, sa ating mga viewers, maraming salamat for staying with us. At please subscribe to our YouTube channel and click the notification button. At kung kayo naman sa Facebook, follow us. And please do share our broadcast. Malaking tulong na po sa amin yon. Ingat po kayo. See you again next week, next Friday, dito sa Discovery Night. Tubig. Oh, naawa ako sa kanya na ano siya na... Gusto mo mag-ango? Gagawa ka yan. Sisi, meron naman dyan na ano? Kulela. Meron dyan. Wait lang, Ben. Pilis lang po. Are you okay? Hindi, ito yung pang-acid ko lang po. Masakit kasi ulo niya eh. Ayoko siya masyadong patawarin. Baka lalo sumakit ang ulo niya.